Sa grand launch ng AMBS2 o OLTV last September 13 ay may mga nagtanong kung bakit wala si Carla Estrada. Inakala kasi ng marami na isa ang former Magandang Buhay host sa mga bibigyan ng programa sa network na pag-aari ng mga bilyar. Bukod dito ay nag-viral din ang larawang magkakasama sina Carla, Mariel Rodriguez Padilla at Tony Gonzaga Soriano, kaya kinula ang may programa silang tatlo. Meron naman talaga, pero solo si Tony para sa Malatone Talks niyang talk show na ang pilot episode ay ang panayam niya kay President Bongbong Marcos Jr. Sa ngayon, wala pang anunsyo kung anong programa naman ang para kay Mariel Rodriguez. Pero ang sabi niya, nang uling makausap ng mga showbiz media ay talk show daw na pinanggit din sa Christopher Minute program ni Nanay Christopher Min kasama si Romel Chica. May narinig naman kami mula sa Kapamilya Network na kaya wala raw si Carla Estrada sa nasabing launching ng OLTV ay dahil di pa siya pumapirma ng kontrata dahil gusto nito magpaalam muna ng formal kay Ms. Cory Vidanes, COO ng PBS-CBN. Nagpa-schedule raw ng meeting ang dating Magandang Buhay host sa nasabing TV executive. Pero hanggang sa ngayon ay wala pang saktong araw kung kailan magkaganap ang nasabing meeting ng dalawa. Kabilang banda, maugong na sa ngayon sa mga social media ang napabalitang magbabakasyon ni Rafa Gutierrez sa Europe kasama ang kanyang anak na si Bilis. At kung inyong maalala, nangako noon ang actress beauty queen sa kanyang anak na si Bilis na isa-celebrate dito ang kanyang 18th birthday sa ibang bansa. At particular dito ang kundi kasalos lahat ng mga bansa na nasasakupan ng Europe. Well, sa pagkatao ni Rafa, may isang salita ito sa kanyang mga binibitawang salita. At mukhang tuloy na tuloy na nga ang napipintong bakasyon ng actress beauty queen at ng kanyang anak sa Europe dahil magkakaroon na ito ng big break sa showbiz na nalalapit na pagkatapos ng segment sa It Showtime kung saan isa siya sa mga hurado dito. Agaw pansin sa mga galaw ni Rafa ang kumakailan lamang ng launching ng OLTV ang bagong TV network ng mga bilyar dahil isa siya sa mga malalaking celebrities na naispatan dito. Wala pa mang formal na pirmahan kontrata mula sa kampo ni Rafa ng AMBS ay mukhang tuloy na ang pag-over the bakod ng actress beauty queen mula sa Kapamilya Network patungong OLTV. At para sa kalaman ng lahat, wala nang mga nakaschedule na proyekto kay Rafa sa EBS-PN kung saan ang kanyang pinakuling showbiz din sa Latuan Network ay ang kanyang pagganap ng ina ni Patrick Bernardo sa all-time big hit series ng EBS-PN na The House Arrest of Us bilang si Sinayda Kapili. Sa programa ni Christopher Min na showbiz daw na inirin tong September 17 kasama si Romel Chica at Morley Alinyo na pag-usapan ng tatlo ang tungkol na sa nalalapit na pamamahinga ni Rafa Gutierrez. Ito ay sa showbiz. Pansamantala lang naman daw ito dahil sigurado masasabak na naman ang actress between sa trabaho pagbalik ito galing makasyon. Kumpirmado na raw ito, sabi ni Christopher Min, na tuloy na nga ang bakasyon ni Rafa sa Europe at ang kanyang maging kasama nito ay ang kanyang mutsong anak na si Bilis upang ituloy na ipagdiwang ang katatapos lamang na 18th birthday ng anak. Matatandaang naging simple lamang ang selebrasyon ng arawan ni Bilis dito at dinaluhan lamang nito ng kanyang mga pamilya at mga malalapit na kaibigan. Pero ang nakakagulat dito ay ang mga naging mensahe ni Rafa sa kanyang dating asawang si Yelmas. Ito raw ay may kaugnayan sa kanilang bakasyon sa Europa, partikular dito ang pagbisita ng mag-iina sa lugar ng dating nilang ama ng tahanan na si Yelmas Bintas. At mukhang may payawating nga ang actress beauty queen at tuloy na rin ang kanilang pagkikita ng kanyang dating asawa sa Turkey. Ito'y matapos ang dalawang dekada. Matatandaang isa sa mga bumulabog sa mundo ng showbiz noon ang pagdesisyon ni Rafa na umuwi ng Pinas matapos ang kanyang pamamalagi sa Turkey ng ilang taon upang gabanan ang kanyang pagiging asawa kay Yelmas at sa pag-aorga sa kanilang dalawang anak na si Nalorin at Binis. Issue sa pagiging battered wife ang naging dahilan ng kanilang hiwalayan ni Yelmas. Payag ni Christopher Min, alam mo Romel at Marley, nagtataka din ako dito kay Rafa kung bakit big deal sa kanya ang kanyang pagbakasyon sa Turkey. Alam naman natin ang nangyari sa kanila, di ba? Although, dalawang dekada na nakaraan, kabagay, hindi natin masasabi ang panahon. Sabi nga ng source ko sa kampo ni Rafa, may pinaabot nga itong mensahe kay Yelmas. Nasa oras na dumating sila sa Turkey, sana naman daw, nagbago na ito sa kanyang dating ugali.
At kung sa side niya naman raw ibinaon niya ito sa lupa ang lahat ng mga nangyari sa kanila noon ni Yelmaz. Mukhang may puntungan naman si Night City sa mga naging mensahe ni Rofa sa kanyang dating asawang si Yelmaz. Hindi basta-basta ang pinagdaanan ng Arthur Pretty Queen noon nang ito'y nasa poder pa ng kanyang dating asawa. Dahil nga sa mga pananakit ito sa kanya at pagbabanta sa kanyang buhay. Bagay lamang na hindi ito pinagpikit-talikat ni Rofa ang mga nakaraan sa kanila ni Yelmaz. Dahil buhay niya rito ang nakataya, kasama na rito ang kanilang dalawang anak na sina Lorraine at Binis.